Binabaon. Yes. And another vlog it is. Yes. We're on our sixth vlog already. And for today's vlog, I'll be doing a challenge but with a twist. So before anything else, kumusta muna sa mga momshies natin, sa mga tita na wala pa rin jowa hanggang ngayon, sa mga tito na busy pa rin sa mga trabaho nila, at sa mga manong na tricycle driver sa kanto. Hello mga kuis and mga ateis. Welcome to another vlog here on Cybelita Love. And of course, like what I said, nasa 6th vlog na nga tayo and pag-uusapan natin, or we'll be doing a challenge pala, sorry. We'll be doing a challenge. So, but before we start on the challenge, I'm wearing my Takalera shirt. So, medyo matagal na to, so medyo sumikip na. Yan. Pinagawa namin to ng mga ABM students ko when I was teaching pa. Hello guys! I hope you're doing fine right now and I hope nag-aaral kayo na mabuti kasi sayang yung tuition. Sayang yung tuition guys, okay? Kay na Hershey, kay na Jaja, kay JB, kay na Jethro, Cyrus, sino pa ba? And everyone, si Roan, nakita ko kanina, si Annie, Queenie, I'm sorry, ang dami niyo masyado, but I love you all guys. And I hope lahat ng viewers ko, sana po ay don't forget to subscribe pala, yun pala yun. Don't forget to subscribe, like, and comment down below for any suggestions and comments na gusto niyo ipaabot sa akin. Also, for any greetings and shoutouts, please put it on the comment section below. And yeah, and also don't forget to follow us on our Facebook page at HugotSnap and follow us also on Instagram at HugotSnap, kung saan marami kami pinopost ng mga hugots na alam naming makakalilig. And as what I said earlier, we'll be doing a challenge. Yun ay ang totropahin o jojowain challenge, but with a twist. Hindi po, hindi ako nagpa-suggest ng mga, kasi diba yung, yung umuuso ngayon, yung nag-trend ngayon, ay totropahin o jojowain ng mga public figures na, mga kilalang tao na, like, magbibigay sila ng mga artista, ng mga vloggers, and everything. But mine is a different kind of totropahin or jojowain. So, ang mga binigay sa akin are general people and general situations. Okay, so, kung ano ang mangyayari sa challenge na to, watch out until the end of the watch out until the end of this video para malaman kung ano ba tong challenge. Okay, so let's start the totropahin or jojowain challenge. Totropahin o jojowain number 1. Totropahin o jojowain mo ba yung ex ng tropa mo? Okay, so for me, no. Okay, no. Why? Kasi syempre, respeto na lang, di ba? Respeto na lang. Ano eh? Ex na ng tropa mo eh. Kumbaga, minahal na niya eh, di ba? Kumbaga, sasawsawan. Sinawsawan na niya eh. Sinawsawan na ng iba eh. Sasawsaw ka pa ba? Di ba hindi na? Pag sawsawan na niya, sa kanya na yun. Diba? Ibigay mo na sa kanya yun. Kung ayaw na niya, tapon niya na lang. Inayawan na niya eh. Huwag mo nang kunin yung inayawan na ng iba. Tsaka diba, be sensitive for your tropa. Malay mo, yung tropa mo pa yung mas nasaktan sa breakup nila. Tapos malalaman na lang niya na kayo na or nagliligaw na kayo. Parang ano, ang sakit, diba, na kala ko ba tropa kita? Pero bakit? Ginajawa mo ngayon yung ex mo. Eh, parang ganun. So, huwag na lang. Kung ex na, tropahin mo na lang siguro. For me, tropa na lang. So, tropa ng ex ng tropa ko, tropa lang din. Next, totropahin ng jojowain number 2 is yung ex mo. Kung totropahin ko o jojowain ko yung ex ko, no! Bakit? Kasi nasaktan niya ako eh. Ba't ko siya kakaibiganin? Gusto mo bang kaibiganin yung taong nakakasakit sa'yo or nanakit sa'yo? Di ba hindi? And also, I don't believe, alam niyo ba yung saying na friends become lovers, but lovers cannot be friends? Or, yeah. Or, mali ata, wrong grammar ata. Lovers, ano, friends can be lovers, but lovers cannot be friends. Yun, naniniwala ko doon. Kasi for me, once na nalagpasan nyo na yung threshold ng pagiging friends, you can never really go back to being friends. Lalo na kung, kasi, hindi mo pwedeng sabihin na nagki-care ako as a friend only. Yung care mo doon is kasi ex ka niya. And yung pagki-care mo as an ex is different from the care that you have kung isa kang kaibigan. Kasi
sabi natin ha, yung mga kaibigan natin dyan, minsan kapag may jowa tayo, nakakalimutan natin. Nane-neglect natin sila. But yung mga boyfriend and girlfriend natin, hindi natin sila nakakalimutan eh. Di ba magkaiba yung kind ng love na binibigay natin sa friend and sa jowa or ex-jowa. So, yung ex natin, no, di ba? No tropa, no jowa din. Huwag na rin natin balikan. So, both. Hindi to tropahin, hindi rin jojo wain ang ex. Totropahin o jojo wain challenge number 3. Totropahin mo ba o jojo wain mo yung isang tao na mas matanda or mas bata sa'yo? Okay, so for me, as long as wala na kayong, or as long as hindi na kayo nag-aaral, both of you, good. Okay lang sa akin, jowain. Kahit mas matanda or mas bata sa akin, it's okay, 'di ba? As long as wala nang masyadong magagalit na parents at hindi na kayo masyadong mahuhusgahan ng mapanghusgang lipunan. Yes, kasi dito sa mundo natin ito, kung ginagalawan, pasensya na, pero pag talagang nakita nila na nag-aaral pa lang tapos matanda na kagad yung jowa niya, medyo judge talaga eh. So para makaiwas na lang din sa judgment na ganun, eh, huwag na lang siguro, di ba? Tropa na lang siguro for now. Pagkatapos, eh, di, saka kayo mag-jowa. Challenge number 2 is, kung totropahin mo ba o jojowain mo yung teacher mo. Okay, for me, teacher. So, kakasabi ko lang kanina, di ba? As long as hindi na nag-aaral, as long as hindi na nag-aaral, okay, jowa. Pero kung teacher mo, so, nag-aaral ka pa. So, no. Huwag man-jowain yung teacher mo. Kasi una sa lahat, against yan sa code of ethics ng pagiging teacher. Yung magkaroon ka ng romantic relationship sa iyong mga estudyante. Bawal yun. At saka, hindi mo naman siya kailangan subukan para malaman kung masama ba siya talaga. Tanggapin natin, ano, hindi talaga ganun kagandang tingnan kapag yung boyfriend or girlfriend mo ay estudyante mo. Kasi at some point, okay, at some point, kahit pa hindi kayo nag PDA sa school, kahit pa hindi kayo mag-usap sa school, hindi kayo maghawakan ng kamay sa school, or kahit hindi kayo magdikit or magtinginan sa school, malalagin at malalagin niya ng kulay kasi may connection kayo. Okay? At saka ang hirap magbigay ng grade kung tropa mo or kung jowa mo yung estudyante mo. Kasi, for example, parang hindi na ako tatagal dun sa ubo ko, di ba? Okay, so for example, di ba, jowa mo yung estudyante mo. May time kasi na, baka kasi dumating sa point na, ay, teacher ko naman siya dito. Okay lang na maging, medyo chill ako sa subject niya, di ba? Darating pa rin sa time na, di ba, may ganun sa part ng student na, ay, okay lang, kaya ko yung ipasa kasi siya naman yung teacher ko dyan eh, di ba? Parang iwasan natin yun, di ba? Hindi ko sinasabi na nangyayari ito ha. Hindi ko alam kung nangyayari ito. Pero, ang point ko is, iwasan natin yung ganong isip ng tao. As much as, or as long as makakaiwas tayo, we're good. So, yung teacher mo, tropahin mo na lang. Totropahin na jojowain challenge number 1 is, kung totropahin mo ba o jojowain yung nakilala mo na sa social media or ang isang stranger. Well, for me, nangyayari naman yan, di ba? Nagkakaroon ng jowa through social media, nagkakaroon ng jowa sa Facebook, sa chat, sa mga online dating apps. But for me, siguro, tropa lang. Kasi, ako ah, mahirap para sa akin yung maggawa ng connection sa isang tao na dun ko lang naman nakilala. At lalo na kung wala kaming common interest or whatever. Siguro, kung magkita man kami sa personal at magkaroon ng chance na go on a date, siguro that's the only time na I can say kung talagang totropahin ko ba siya o jojowain ko ba siya. But for now, kung yun lang yung situation na binigay sa akin, kung nakilala ko lang siya sa online or sa internet or sa mga dating applications, sa totoo lang, di ko nga rin siya totropahin. Ganun ba ako ka-judgmental talaga? Pero, yeah, for me, ayoko din. Hindi ko sila totropahin. Siguro, a very, very little percentage of myself would really agree or would really decide for me to be friends with that person. But,
siguro mga 80-20 ako. Yung 20% lang yung ano, yes, okay, I'll give you a chance to be my friend, but 80%, no, block. I'm sorry, pero yung mga nakikilala ko lang sa online, tropa lang, tropa. Not jowa. Okay, so that's it. Our papropahin or jojohain challenge with a twist. Okay, so sana na-enjoy niyo yan. Kasi, naisip ko, hindi naman kasi ako ganun ka. Hindi naman ako sikat na tao para, di ba, para mag-jowa or mag-tropa ng mga sikat din na tao. So, nag-isip lang ako ng onting twist on that challenge. So, sana magkaroon pa kayo ng mga challenges for me and I'll try to put some twist as well na makakarelate pa rin ang madlang people. Okay, so medyo mainit na dito sa lugar ko. Saan ako nagbibid? Also, shout out pala dun sa mga friends ko, ano? Shout out kay Leona, kina Ate Joanna from Valenzuela, kay Ate Julian, yan, ang mga Kolopot sisters. I hope you guys enjoyed that wonderful challenge. That's my first ever challenge. And wala na akong nakalimutan ata. So, have a happy life, guys! Happy life lang! Okay, happy life! And stay love, everyone!